Hindi kontento ang ilang naulila ng pinaguriang Fallen 44 sa mga paliwanag sa Senate hearing kanina. Gayunpaman, naniniwala sila na lalabas din ang katotohanan sa likod ng madugong inkwentro. My report, si Salima Refran. Galing pa ng Cordillera ang mga kaanak ng 4 sa 44 na mga miyembro ng SAF na nasawi sa inkwentro sa Maguindanao. Ito raw ay para personal nilang marinig ang mga paliwanag ng mga opisyal na nanguna sa Oplan Exodus. The SAF got their man. They did their part. We now must have to do ours. Pero nang idetalye na ng NASIBAC na SAF Director na si Police Director Getulio Napeñas kung sino-sino ang nakakaalam at nagbigay ng go signal ng misyon. Director, it was then when Police Director General Purisima, when he came out, he stated, huwag mo munang sabihan yung dalawa, saka na pag nandun na, ako na ang bahala kay General Katapang. Because may mga napapailing. I'm very sorry, hindi. Kasi sa amin, it's very confusing. Their statements, hindi pari-parihas ang sinasabi. Pero nang si Napeñas maging emosyonal. Mission accomplished. This is only the word that the SAP troopers need to hear. Only that it happened with a high price. The lives of our 44 brave young men, our heroes, our true Tagaligtas. Tumulo na rin ang luha ng mga kaanak. Nang ibahagi naman ni PNPOIC Deputy Director General Leonardo Espina ang umano'y overkill sa mga SAF commandos, hindi na napigilan ni Julie na maiyak habang iniisip ang mga posibleng huling sandali ng asawang si PO1 Gringo Kayang O. Kasama si Kayang O sa 55th Special Action Company na nagsilbing blocking force. Hindi mo na ma-recognize talaga ng tao sila. Like my husband po. Dito po talaga na ano niya eh. Hindi ko po alam kung bahala ba yun. Kasi yung tahi naman is hanggang dito eh. And then dito, tapos dito. Walang tigil na ang naging pag-iyak ni Julie, lalo na nang sumasagot na ang nagbitiw na PNP chief na si Director General Alan Purisima. During my preventive suspension, I did not give any orders to any PNP official or personnel regarding Oplan Exodus. But if ever I uttered words to that effect, it was in the form of an advice, not as a directive or order. Nagpapasapasahan po eh. Yung point na gusto naming marinig sa kanila, hindi pa po kami nasasatisfied. Ang QH ni PO1 Russell Bilog, hindi na kontento sa itinakbo ng hearing, lalo na sa mga sagot ni Purisima. Hindi niya nasasagot agad yung tanong. Yun naman ang indication na yung isang tao, pag hindi nakasagot ng diretso yung tao, alam mo may tinatago, hindi niya. Bukas, babalik ang mga kaanag para makinig muli sa hearing. Ang katotohanan sana ang lalabas. Salima Refran, GMA News.